Hello guys, kumusta? At magandang araw sa lahat. Muli na naman po akong magbabahagi sa inyo ng isa na namang mahalagang gamot na kung saan ay tiyak na makatutulong at magbibigay sa inyo ng kaalaman. Bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga videos ko. Maraming salamat. Sa paglipas ng maraming taon at pagsalin-salin ng mga henerasyon, marami sa atin ang hindi alam ang natural na halamang gamot. Ang iba ay hindi familiar at ni hindi man lang alam ang mga pangalan nito. Halamang gamot. Ito ay napakarami at nasa paligid lang ng ating mga tahanan o mga bakuran. Kung minsan o madalas ay binabaliwala lang ng karamihan, kadalasan ay binubunot o pinapatay ang mga halamang gamot na ito dahil sa hindi kaaya-ayang tingnan, lalo na sa ating mga bakuran. Marami rin naman na alam ang mga pangalan o kilala ang mga halamang gamot, ngunit hindi alam ang bisa at walang karunungan sa paggamit ng mga ito. Kaya po ako ay narito upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at karunungan sa paggamit at pagkilala ng iba't ibang uri ng mga natural na halamang gamot, lalo na sa mga bagong henerasyon. Napakalaking benepisyo at tulong sa iyo, sa akin at sa atin lahat ang pagkilala sa mga natural na mga halamang gamot. Kaya naman ako ay lubos na bumabati sa iyo sa pagbisita mo sa aking munting bahay. Sana isuportahan mo ang aking channel, mag-subscribe, click the notification bell, click all para lagi kang ma-update sa mga topic natin. Maraming salamat. Ang pansit-pansitan ay pwedeng gamitin gamot sa rayuma. Kilala mo ba ang pansit-pansitan o ulasimang bato na may scientific name na Peperomia pellucida? Ito ay mayroon berde at hugis puso na mga dahon, karaniwang tumutubo sa mga basang lugar, sa mga mabasa-basang bato, dingding at pati sa bubong kung minsan ay tumutubo ito. Madalas din itong makita sa palibot ng mga bakuran ng ating mga tahanan. Ito ay maliit na halaman na lumalaki ng hanggang isang talampakan. Ito ay tinuturing na halamang gamot bukod sa pagiging natural na halamang gamot. Ito din ay pwedeng kainin, gawing gulay. Ito ay ligtas kainin, pero paalala lang bago kumain o gamitin sa gamot ang pansit-pansitan ay siguraduhin muna na wala kang mga allergies. At upang makasiguro ay mas mabuting kumonsulta sa inyong mga doktor o di kaya ay magpakatas ng dahon at ipahid sa balat ng panandalian. Ganon din sa pagkain. Obserbahan ang sarili, kung wala naman ay tsaka gamitin at kainin ito. Ang pansit-pansitan ay pwedeng gamitin gamot sa rayuma o arthritis upang mabawasan ang pananakit nito. Ang mga dahon at tangkay nito ay pinapakuluan. Kumuha ng mga dahon at tangkay, isang baso ang dami. Hugasan mabuti. Pakuluan ng 3 minuto na may 2 basong tubig. Isala ang mga dahon at tangkay. Tsaka inumin 2 beses sa isang araw. Sa pamamagitan ng pag-inom ng pinakuluan ng dahon at tangkay nito, mababawasan ang pamamaga at pananakit ng parte ng katawan na may rayuma. Ang pansit-pansitan ay pwedeng kainin ng sariwa, pwedeng itong gawing salad. Ang pansit-pansitan ay may natural na analgesic o painkiller properties na tumutulong mabawasan ang pamamaga at pananakit ng arthritis. Maaari rin itong pagalingin ang mga sugat at pimples sa pamamagitan ng pinakuluang mga dahon at tangkay nito. Hugasan lamang ng mabuti ang nakuhang dahon at mga tangkay at pakuluan, hindi lalampas ng 3 minuto. Tsaka hugasan ang mga sugat, pimples ng pinagkuluan at itapal ang dahon at tangkay sa parting may sugat. Nakatutulong ito upang pagalingin ang mga sugat sa balat gamit ang pinagkuluan ng mga dahon at tangkay ito. Ito ay magsisilbing panghugas sa mga apektadong parte ng katawan na may sugat.
Kumuha ng mga dahon nito, hugasan, tikdikin ng bahagya, ilagay sa sintido at noo upang mabawasan ang pananakit ng ulo. Ang katas ng pansit-pansitan ay nakatutulong sa pagpapahilom ng mga sugat. Ang pag-inom ng pinakuluan ng tangkay at dahon ng pansit-pansitan isang beses sa isang araw, gawin ito araw-araw sa mga may arthritis at makatutulong upang mapigilan ang pamamaga at pananakit ng mga arthritis. Paalala lang po, mas mabuti pa rin po na sundin ang mga payo ng ating mga doktor. Ako po ay magpapaalam na. Sana ay nagustuhan mo ang ating topic ngayon. Lagi po kayong mag-ingat at huwag pabayaan ang kalusugan. Maraming salamat. Paalam.